Hello guys, meron tayo ngayon dito isang DIY ESR meter. Binuksan ko na, galing sa kaibigan ko, sabi niya hindi daw, parang hindi daw accurate. Ngayon, sabi ko, okay, gagawin ko, re-repair natin yan. At the same time, dumating na kasi yung order kong digital ESR meter, gagawin ko ng video ka ako at i-compare natin. Kaso, ang naging problema, nung binuksan ko, heto siya. Kung napanood nyo yung video ni Sir Kuya Riel, siyang siya nung nireview niya. Bali, eto siya, chinyak ko ulit, tinignan ko ulit. Ayan. Ayan siya. Yung DIY ESR analog meter version 1.0 niya. First attempt, April 11, 2021. Check nyo na lang po yung video niya. Ayan. Ayan. So, i-analyze pa rin natin kahit na meron ng review si Kuya Riel. Titingnan natin kung ano talaga ang problema ng board na to. So, nung chinyak ko, eto, sinubukan kong lagyan ng ayan, 10 ohms na resistor. So, supposed to be, halos konting galaw lang yan. So, bali ito, 10 ohms. Supposed to be ang palo niyan, konti lang. Or pwede na rin siguro yung less than kalahati. Kaso, ganyan ang palo niya. Napakaliit. So, siyang siya nung nireview ni Kuya Riel. Pero titingnan din natin yung frequency niya at kung ano pa yung pwede natin gawin. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung ESR, pakita ko lang ng saglit sa inyo. So, ESR, ang meaning niya, ESR, equivalent series resistance. So, normally, ang capacitor, ang symbol ng capacitor ay ganito. Kaso, hindi perfect ang capacitor. May mga nakatagong mga parang mga pyesa din sa loob niya. Especially resistance, yung resistor. So, ang ESR, bali, nakaseries siya na resistor. So, dito siya. Yan. Resistance. ESR. Yan. Yan. Ngayon, pag tumaas ang resistance ng resistor na to, hindi na magpa-function ng maayos ang capacitor. Kahit na itest mo siya sa capacitance checker, maglalabas siya ng good na value, exact value, pero pagka inactual mo na siya, hindi na siya magpe-perform ng maayos. Dahil nga, mataas na yung resistance niya. Normally, dapat mababa lang to. Anyway, gagawa tayo ng separate video about ESR next time. Actually, meron ang isang capacitor, meron pa rin siyang isa pang resistor dito. Yan. Ito naman yung leakages. Meron pang isa. Ito, para siyang may coil. Ito naman yung ESL. Yan. Kung ang ESR ay equivalent series resistance, ang ESL, equivalent series inductance. So, inductance siya. So, ito yung buong laman ng capacitor. Yan. Kaso, ang pinaka-critical na nagiging problema ng capacitor, ang ESR.
Okay. So, ulitin natin yung 10 ohms. Ayan. 10 ohms na yan. Na supposed to be nasa bandang gitna na yan or less than gitna. Okay. So, yung pag pinan-check mo yan, ayun, nagre-range siya ng 13 kHz. Ito siya. Frequency niya, 13 kHz. Tapos, yung peak-to-peak niya, 712 millivolts. Maximum niya, 352. Actually, usable to. Usable din naman siya. Tapos, pwede rin din siyang in-circuit. Kasi, mababa lang yung maximum voltage niya. Nagre-range lang siya ng 352 millivolts. Yung 13 kHz naman, normally, ang ginagamit ng mga manufacturer ay 100 kHz. Pero, depende pa rin yan. Yung 13 kHz, usable pa rin yan. Tanggalin muna natin to para magka-space tayo. Yan. Yung normal na frequency na ginagamit ng mga manufacturer ay hundred kilohertz yan para sa mga switch mode power supply, pero gumagamit din ng 120 Hz. Ayan. Depende na lang kung saan mo ginagamit yung capacitor. Pero kadalasan talaga, ito na yung ginagamit ng mga manufacturer para itest yung mga capacitor nila. Kasi kung pasado dito, mostly pasado din sa 120 Hz. So, try na natin i-unbox yung digital natin. At kahit hindi na natin i-compare dito kasi hindi masyadong maganda to. Pero pag-aaralan pa rin natin to. Baka sakali mapataas natin yung frequency niya. Ang ginagamit pala niyang IC ay ay, popost ko na lang dito. Ito siya. Okay. So, i-unboxing na muna natin itong digital ESR meter. MESR 100 ESR meter. Okay. Yun. Okay. So, meron na siyang reference dito. Actually, may reference din ako dito. Ayan. Typical values ng ESR ng mga bawat capacitor. Ayan.
tingnan natin kung nagtatali siya. Oh. Okay, tsaka may boltahe pa rin siya. Dito walang boltahe. Typical values lang naman ito. Okay. So, since ito kasama dito, ito yung susundan natin. Okay. Mukhang walang baterya. Okay. At i-check din natin yung waveform niya. Okay. So, palagay ko wala siyang battery. Lagyan natin ng battery. Oh. Akala ko 9 volts siya. Mas maganda siya kasi AA lang. 3 volts. Okay na. Kuha ko ng battery. So, meron siyang range. 0 to 1 ohm. 1 to 10 ohms. 10 to 100 ohms. Ayun. Tapos, meron din siyang auto. Okay. So, i-calibrate muna natin. Ayan. So, in 10 ohms natin kanina. Okay, 10 ohms. Ayun, 10.1. Tapos sabi niya, reference for 25 volts electrolytic capacitor, good if capacitance is less than 10 microfarad, sabi niya. So, subukan natin to. So, value nito, 2.2 microfarad. 16 volts. Ayun. Sabi niya, good kung less than 47 microfarad siya. Yung isa, 16, 10 microfarad. Okay. Good naman ang mga to kasi bagong mga to eh. Pero meron din kahit na bago, sira ah. Pero nagkataon, mga to good to. microfarad. 1.16 ohms. Volts. Okay, 1.6. So, resistor ulit tayo.
So, sukatin naman natin yung frequency niya. Ayan, 100. Ayan, naglalaro siya ng 103 kilohertz, 102.9, 102.8. So ang maximum voltage niya is 188 millivolts. Yung isa kanina, ito is 300 plus, pero pasok pa rin yun, 300 millivolts, at as long na wala pa siyang half volt, pasok pa rin, pero mas mababa yung dito, so mas maganda pa rin to. Yung peak to peak niya is 3.344, so 102 kilohertz. Okay, so wala tayong mapagkukumpiran dahil yok-yok pala to, kala ko maayos ko, pero chichak pa rin natin sa ibang araw. So, kukuha na lang siguro tayo kay Sir Kuya Riel para may compare natin sa digital. Hanggang dyan na lang po muna. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na lang po kayo. Kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, click nyo na lang po yung like. Thank you po.